kalooban ko yung gagawin ko, guys. Kasi pakiramdam ko, parang inilaglag ko si Kuya AC. Parang napaka-ungrateful ko kay Kuya AC. Pero kinausap ko naman po siya. Maayos yung naging pag-uusap namin ni Kuya AC. Kasi sabi ko, kung hindi natin... Ayan, sorry, umikot. Alam ko maiintindihan ako ni Kuya AC. Pero sabi ko, pare-pareho kasi tayong mababaon sa sitwasyon na idea niya. So, kung natatandaan nyo, for how many days hindi po ako nag-live? For how many days na hindi po ako nag-live kasi nga stress ako. Silip-silip lang po ako sa GC. Okay? So, nag-uusap sila about dyan sa... Alam mo yun, yung paano pakakagatin ang kalaban, something na ganyan. Paano natin sila guguluhin, ganun. Pero hindi ko po sinasabing walang kaso, ha. May kaso po, pero hindi pa ngayon. Ayan. Eh, hindi, Rocky, alam mo naman ako, mababaw lang yung luha ko. Nag-usap kami ng Kuya Ace kanina. Dahil may mga nagme-message na rin po sa akin. May mga nagtatanong na hindi ko alam kung paano ko sasagutin, kung paano ko pagtatakpan yung nangyari. Na, syempre, hindi ko naman, alam mo yun, alam naman natin na, Ate Wilma Navia, alam naman natin lahat. Kita ba din, Itakebe, alam naman natin lahat na hindi naman natin ginusto na ganito yung kalabasan ng, yung sa kagustuhan natin na magtagumpay, kagustuhan natin na maaborido sila, kagustuhan natin na, alam nyo na, gets nyo na yung ibig kong sabihin. So, ganito po yan. Dahil nga po ako ay hindi kasi nung naglalalay at sumisilip lang po ako sa sa GC, so ang sabi ganito ni Kuya AC sa akin, o Tami, ano nangyayari sa'yo yan? Alam ni Tita Nora. Kasi sila din nag-uusap sila eh. O ano nangyayari sa'yo, Tami, ba't hindi ka na naglalay? Ilang araw ka na pagpuknot, number one tumawag sa akin, nag-message. Ano na nangyayari sa'yo? Diba? Ray Asi, may galap shoutout. Pakinggan nyo lang po muna yung gusto kong sabihin. Ayan, di. Sabi ko sa kanya, sabi na Tita Nora na, ano nangyayari na sa'yo, Chami? Kaya ka na papag-isipan na binibigyan ka palagi ng supporter kasi hindi ka nagla-live. Pero hindi pa po nila alam that time na may pinagdadaanan po ako sa pamilya, may pinagdadaanan po ako na personal na sabi ko nga, Tita, sabi ko, ako po ay biggest distraction ko ang pamilya. May problema po akong personal sa pamilya ko na... alam mo yun, yung gugulo sa isip ko, so hindi po ako makakapag-concentrate. Ngayon, kaya pala ako minessage nila, so inaano nila na, baka hindi ka aware. Baka hindi daw po ako aware. Diba? So, kinausap po ako ng Kuya AC na, yun, ganun nga daw, na pupunta na akong Batangas. Ay, sakto naman po ganito po yun. Sakto naman po, si Tita MB Angela ay nagpadalawang package sa akin na paninda. Ngayon, yun pong package po na yun, ang laman po nun, may para kay Bunso, may para sa aming mga defenders. Actually, nasuot na nga ni Kuya AC yung kanila. So parang nagkaroon kami ng main reason para magkita-kita. At ang isa pa yung sa magazine, nag-abot din po kami ng nag-usap kami, tinanong namin kay tatay, ano ba yung about sa magazine, hanggang kailan ba? Yung something na ganun. Di, sabi ko nga po, ng time na yun, sabi ng Kuya AC na, so ganito nga yung plano, ganyan-ganyan. So pupunta tayo doon, hahanap tayo ng lugar na malapit sa ganito, parang something na ganun. Talagang nag-effort po kami. Kung makikita nyo, talagang nag-effort po kami. Ang layo ng Batangas, guys. Napakalayo po ng Batangas. Alam nyo yan. Pero, ayun, hindi naman po natin nakalayo. Kasi, actually, umamoy na nga po sa amin yung kaso na yun. So, nag-assume talaga kami na meron na. So, para lang magulantang yung kalaban, ayun, si Kuya AC, nakaisip siya ng ganung plano. Tapos ako naman, alam nyo naman ako naman ay sunod lang, ganun. Tapos nung mga panahon na yun po, hindi pa stable yung pag-iisip ko kung paano po ang gagawin. Dahil nga po may mga pinagdadaanan din akong personal. So, oo na lang ako kay Kuya AC. Umuuna na lang ako kasi, believe ako kay Kuya AC, diba? Alam ko na kapag nag-desisyon siya, alam ko kapag may suggestion siya, para po yun sa ikabubuti ng community. And then ayun nga, ayan, si Kuya AC hindi po siya makapag-live. Kasi sobrang nahihiya. Sa totoo lang ito, aaminin ko po sa inyo kasi alam niyo naman, sa aming magkakasama, ako lagi yung namamagitan. Alam niyo ni Tita Nora, kapag sila may kampuhan, ako yung namamagitan. Rocky, Tita Nora, ako yung namamagitan. Ika nga, tagapamagitan po ako. Tagapamagitan po ako sa aming lahat bilang ako po yung pinakang nakakabata. So sa madalit sabi, nag-usap din kami ng puknot. Ang sabi ko, puknot, sa panagay mo ba okay ba to? Ganyan. Kasi, syempre, nagtatanong, hindi naman po kasi lahat, syempre,